Boracay, 12 ang sugatan sa pananasa ng Bagyong Nona. Ang dagdam sa Bulacan, nagpakawala na ng tubig. Davao City Mayor Rodrigo Duterte, opisyal ng kandidato sa pagkapangulo ayon sa COMELEC. Ang Samora Basic Law, hindi isusuko ng MILF. Sa iba'yong dagat, Pope Francis, hihinga ng public apology ng Canada kaugnay ng mga naitalang kaso noon ng pang-aabuso ng simbahan sa mga kabataan. Sa balitang sports, Nonito Donaire balik bansa na matapos ang matagumpay na laban sa Puerto Rico. Sa ating health news, depresyong nararanasan ng mga may sakit na kanser kayang maibsan sa pamamagitan ng pagkain ng kabuti. At sa ating showbiz balita, Judy Ann Santos, tuloy-tuloy ang pag-gym kahit malapit ng manganak. Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang inyong tagapagbalita, Alex Santos. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang detalye sa mga balita. Papalo na sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Nona sa Pilipinas. Bata ito sa opisyal na datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC. Maliban sa mga nasawi, nakapagtala din ng 12 sugatan dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon kay NDRMC spokesperson Mina Marasigan, aabot sa mahigit 100,000 kabahayan naman ang nasira sa paghagupit ng Bagyong Nona. Sumipa naman sa mahigit 320 milyong piso ang pinsalang dulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura at imprastruktura. Samantala, kasulukuyang nasa state of calamity ang mga lalawigan ng Sorsogon at Albay. Nasa 2 syudad naman at 38 munisipalidad ang wala pa ring supply ng kuryente kung saan inaasahan may babalik ito sa loob pa ng 6 na araw. Yung mga kababayan po natin na nasa Central Luzon at Northern Luzon, nakararanas po ngayon ng pag-uulan, at yung ating mga kasamahan naman po sa Southern Philippines, no, sa Mindanao, na makakaranas na rin ng pag-uulan dahil sa bagyong Onyok, samahan niyo po kami sa pagbibigay ng paalala, pagpapanawagan po ng evacuation sa inyong lugar, kayo po ay makiisa. Mahalaga po sa ganitong panahon, isalang-alang po natin ang ating kaligtasan. Yan po ang tinig ni NDRMC spokesperson Mina Marasigan. Samantala, kaugnay ng balita niya, nagpalabas naman ng final bulletin ang Pag-asa kaugnay po sa Bagyong Nona. Ayon sa Pag-asa, Bagyong Nona ay humina na at isa na lamang po itong low pressure area. Dahil dito inalis na ang lahat ng public storm signal, bagamat hindi pa rin pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda. Ang sentro po ng Bagyong Nona ay pinakahuling namataan sa layong 75 kilometro kanluran ng SBMA Olongapo City sa Zambales. Samantala, ang Bagyong Onyok ay kumikilos sa mantop papalapit sa Mindanao habang isinilalim sa Public Storm Signal No. 1 ang Surigao Provinces, kabila na po ang Siargao Island, Dinagat, Agusan Provinces at maging ang Misamis Oriental. Para kay Tropical Depression Nona ay nag-weaken na po o humina at naging ganap na low pressure area. At kaninang 8 o'clock ng umaga, ito ay nasa layong 75 kilometers west ng SBMA Olongapo City, Zambales. So, mula umaga o kagabi hanggang ngayon ay almost stationary siya at doon na siya naging low pressure area. Para kay tropical depression na Yan po ang tinig ni Alzar Aurelio ng Pag-asa. Samantala, nagbalabas na ng tubig ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan. Kasunod na rin ito ng pag-abot sa spilling level na 212 meters dahil po sa boost ng ulan mula sa Bagyong Nona. Ayon sa National Power Corporation o NPC, nagpalabas sila ng 50 cubic meters sa tubig kada segundo at dumiretso ito sa riverways at hindi magiging sanhib ng pagbaha. Kaya man, pinayuan ng NPC ang lokal na pamalaan at mga residenteng malapit sa Angat River na mag-ingat at maghanda na rin. Sa iba pang balita, tinanggal na ng Commission on Elections o COMELEC ang legal na balakid sa pagtakbo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang Pangulo sa 2016 election. Sa resolusyong ipinasa ng COMELEC, opisyal nang isanama ni si Duterte sa listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, matapos sa mahabang deliberasyon ng COMELEC ANBA, tinanggap na nila ang COC o Certificate of Candidacy ni Duterte bilang substitute candidate ni Martin Dino ng PDP Laban. The commission voting 6 to 1
resolved to acknowledge and accept the certificate of candidacy for president of Rodrigo R. Duterte, being a ministerial function of the commission, but this is entirely without prejudice to the pending disqualification case or any other case that may be filed against him. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman Andres Andy Bautista sa talumpati niya po yan kanina sa COMELEC. Samantalang hindi pa rin sumusuko ang MILF na maipapasa ang panukalang BBL. Ito po yung Bangsamoro Basic Law. Sinabi sa DWIC ni MILF Peace Panel Chief Moager Iqbal na malaki ang pag-asa nila sa Pangulong Noynoy Aquino na may susulong pa rin ang BBL hanggang sa tuluyan itong maipasa. Lagi kong sinasabi, nakuha ko optimism na may pasa ang BBL. Patay na po yan at nailibing na. Ngunit ang natitira ngayon ay dalawa na pinaka-importanting bagay. Unang-una, we are still hoping and we still have hope that the BBL will pass. And secondly, we still trust the President that at the end of the day, he will still deliver the BBL to our people. Yan pong tinig ni MILF Peace Panel Chief Moager Iqbal sa panayam po ng DWIZ. Ito ang DWIZ Manila, mas todong lakas. Balita sa labas ng bansa, hihingi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ng formal apology si Pope Francis kaugnay ng naranasan ng ilang dekadang pang-aabuso sa isang paaralan na pinatatakbo ng simbahan. Kabilang ang papal apology sa 64 na rekomendasyon na ginawa ng Truth and Reconciliation Commission sa Ottawa matapos na maipresenta ang mga testimonya sa tinawag na cultural genocide ng 7,000 mga estudyante. Ayon kay Prime Minister Trudeau, umaasa siyang magagawa ng Santo Papa na magsorry kaugnay sa isyung ito tulad ng ginawa nito sa indigenous communities mula sa South America. Sinusubukan naman ngayon ng Facebook Incorporated na mapadali ang pagpapabook sa mga transport vehicle network service tulad ng Uber. Ayon sa Facebook, nagsagawa na sila ng testing para magamit ang Facebook Messenger para mabilis na makakukuha ng sasakyan mula sa kumpanyang Uber. Initial nitong masusubukan ng mga Uber users sa Amerika ngayong linggo, habang ang kakompetensya nitong vehicle provider na Lyft ay makakagamit din ito sa simula po sa Enero. Balitang sports, dumating na po sa bansa si WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire matapos ang unanimous decision win kay Cesar Juarez. Kasama ni Donaire na balik Pilipinas kanina madaling araw, asawa nitong si Rachel at dalawa nilang anak. Sa kanyang pagdating sa bansa, nagpasalamat si Donaire sa kanyang Filipino fans dahil po sa suporta na naging inspirasyon anya nila para manalo. Sinabi ni Donaire na hindi pa niya alam kung sinong susunod niyang makakalaban dahil mag-enjoy muna sila sa holiday season dito po sa bansa. Sa showbiz balita, itinuturing na superwoman ni Ryan Agoncillo ang kanyang asawang si Julian Santos. Pagmamalaki ni Ryan na kahit anytime ay pwede na itong manganak, ay masipag pa rin itong nag-gym. Ayon kay Ryan, sa pamamagitan anya ng yoga at ilan pa mga exercise, ay magagawa ni Juday na palakasin ang kanyang katawan bilang paghahanda sa kanyang panganganak. At yun po mga balitang hatid po ng IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyo lahat.